Hi, YDC. Good afternoon. Good morning. Magandang hapon, YDC. Sinong masaya na nandito siya ngayon? Sinong masaya na nandito siya ngayon? Amen. Good afternoon. Good afternoon. Nanto? Tayo nga kayo lahat? Sige nga, tayo nga tayong lahat. Bigyan ko kayo ng tatlong oras para mag-meet sa isa't isa. Dali. No, come on. Sige. Sinong excited ngayon na nandito siya sa bahay-sambahan ng Panginoon? Can we give God the mighty hand of praise? Yung para sa Panginoon, nasan? Hallelujah. So, sagad na yan. Sagad na yan para sa Lord. Talaga yan. Talagang yan na yun, ha? Hallelujah. YDC, you know, every time na nandirito po tayo, it's not just the worship. Hindi lang yung pag-aawitan natin na ibibigay natin lahat. Even sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon. Why? This is an act of worship as well. Yung pong pakikinig po natin ng salita ng Panginoon is an act of worship. You responding is an act of worship as well. Amen? Kaya ngayon, sabihin mo sa sarili mo, gilasan mong konti. Yan. Para sa Lord yan. Alright. Sige, makakaupo na po tayo. Praise God. And nandito po tayo sa last installment ng ating series about fear of the Lord. Sino dito yung merong natutunan? Yung sa buong month na pinag-uusapan po natin yung fear of the Lord, sino dito yung nabago yung buhay? Sino dito yung hanggang ngayon, okay, pinapamuhay niya yung mga natutunan niya every YDC? Ayan, so at least ngayon umalis na tayo. Okay, wala na tayo dun sa part na yung fear of the Lord is just the beginning of wisdom. Okay, last week natutunan din po natin that the fear of the Lord, okay, meron ding blessing kapag meron tayong takot sa Panginoon. Ano kasi yung mga pointers natin last week na tinuro ni Kuya Radley? Point number one, it brings abundance. Point number two, it brings success in life. And number three, it brings long life. Kapag daw meron tayong takot sa Panginoon. And kagaya po na sinabi ko, no, lahat ng mga bagay na pinapagawa po sa atin ng Panginoon, it's not for Him. It's for us. It's for our own benefit. Para po makinabang tayo sa mga pinapagawa niya sa atin. And wala pong papagawa ang Panginoon. Ito yung sigurado. Walang papagawa ang Panginoon sa'yo at saka sa akin na ikakapahamak po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Alright, and ngayon gusto ko pong umpisahan ang ating pong usapan sa Proverbs 23, 17 to 18. Ang sabi dyan, do not envy sinners in your heart. Huwag kayong maingit sa kanila, okay, sa mga makasalanan. Instead, continue to fear the Lord. There is indeed a future and your hope will never be cut off. Ang sabi dyan, huwag nyo daw kaingitan yung mga taong makasalanan. Huwag nyo kaingitan yung mga taong hanggang ngayon. Kuya Zap, tignan mo sila, nag-a-attend naman sila ng YDC, pero bakit nakakainom pa rin sila? Meron bang ganun dito? Baka meron patago. Kuya Zap, nag-a-attend kami ng YDC, pero bakit sila? Meron ng boyfriend, meron ng girlfriend. Parang unfair yun ah. Parang hindi yata tama yung Kuya Zap ah. Talagang hindi tama kung hindi dumaan sa tamang proseso. Kuya Zap, para-pareho lang naman kami nag-a-attend eh. Pero bakit sila nag-vape pa rin patago? Bumibilog-bilog pa. Kuya Zap, bakit yung kaklase ko na hindi naman siya Kristiyano? Okay? Bakit siya nag-i-enjoy siyang gumawa ng kasalanan? Siya yon. Hindi ikaw yon. Bakit mo kaiingitan ang taong alam mong mapapahamak? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dyan, instead na maingit ka sa mga taong nag-i-enjoy sa kasalanan, continue to fear the Lord. Patuloy po tayong mamuhay na merong takot sa Diyos. Patuloy po tayong mamuhay na merong banal na pagkatakot, mataas na respeto sa ating Panginoon. Yan yung sinasabi niya. Why? Excuse me po. There is indeed a future. Merong future na nakahanda para sa mga tao na merong takot sa Diyos. And your hope will never be cut off. Hinding-hindi tayo mawawalan ng pag-asa pag meron tayong fear of the Lord. Nakukuha po ba natin?
It is very important to grow or continue to live in the fear of the Lord because first, it's a dreadful thing to fall into the hands of God. Ngayong hapon po na to, okay, I hope each and every one of us will take this matter seriously. Bakit? Kasi ngayong pong oras na to, maraming mababago sa mga kaisipan po natin. Ang sabi diyan, it's a dreadful thing to fall into the hands of God. Ano yung dreadful? Nakakatakot. Tinignan ko siya, kanina lang nakaupo ako dun sa likod, no? Ano yung Tagalog translation ng dreadful? Nakalimutan ko na. Ano yan? Ha? Ha? Oo. Okay. Okay. Oo nga pala, no? Yung title po na natin, pakita po na natin. Nakalimutan yung title? Nagpipreach ng title? Ayan, the importance of continuous growth in the fear of the Lord. Thank you. Sige, balik tayo. Yung importansya, ito yung importansya na nagpapatuloy po tayo. Okay, sa pamumuhay na mayroong takot sa Diyos. Ang sabi diyan, it's a dreadful thing. Yung isa sa nakita kong meaning, ang sabi niya, nakakakilabot. Okay, kapag daw nahulog ka sa kamay ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Tignan po natin. Those who continue to live in sin must fear the Lord. Listen to this, YDC. Those who continue to live in sin must fear the Lord. Tignan po natin to. Because they will be judged according to their actions. Praise the Lord. Kasi bakit sa atin, we will not be judged by our own actions. Well, we will not be judged by our actions, but by kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? The finished work of Christ on the cross because we fear Him as our Lord and Savior. Ngayon po, titignan po natin itong buhay ng mga tao na nagpapatuloy sa kasalanan. And I want you guys, uulitin ko lang, to please take this matter seriously. Kung meron po sa mga buhay po natin dyan, na patuloy pa rin tayo nagkakasala, this time, titigilan po natin yan. Bakit? Makikita po natin na hindi natutuwa ang Panginoon sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga anak niya, pero nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sabi po ng Hebrews 10:26-31, this will be our YDC verse challenge. Sige, check nyo na, sulat nyo na. Alright, ito po yung YDC verse challenge natin. Kapag po sinare natin, mag-share din tayo ng mga inputs and insights po natin regarding kung ano po yung natutunan natin regarding the said verse. Alright, ang sabi dyan, if we deliberately keep on sinning, ano yung ibig sabihin niyan? Kapag paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, kapag gusto mo, nag-e-enjoy ka sa paggawa ng kasalanan, after we have received the knowledge of truth, pero alam na natin yung katotohanan na mali yun, no sacrifice for sins is left. Wala nang pwede makapagpatawad sa iyo, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Diyan po muna. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire. Ano po yun? Impyerno yung raging fire. So ang ibig sabihin, if you continue, deliberately keep on sinning, hindi natutuwa ang Panginoon, papunta ka sa impyerno, kapatid. Ito yung real talk. Ito yung real talk. Kuya Zap, meron namang grace. Kuya Zap, nagpapatawad naman ang Panginoon. That's true. Mapagpatawad po ang ating Panginoon. Pero ito yung tanong. Hanggang kailan ka babuhay? E paano kung namumuhay ka sa kasalanan tapos bigla ka namatay? Saan ka? Impyerno ka. Kung namumuhay ka sa kasalanan. Alright. That will consume... Ayan. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Tingnan natin to. Sige nga yung verse 28. Anyone who rejected the law of Moses died, okay, without mercy. Ito yung Old Testament. Okay? Ito yung mga tao, okay? Ito yung mga tao nangamatay. Sila daw, they died without mercy. Pero tignan natin yung verse 29, yung katuloy niya. How much more severely? Aba, mas nakakatakot to. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Who has treated as the... who has treated as an holy thing, the blood of the covenant that sacrificed them.
Ang ibig sabihin, kapag daw nagpatuloy ka sa kasalanan, kapag daw alam mo na yung pagmamasturbate mali, pero ginagawa mo pa, kapag alam mo yung panunood ng pornography mali, ginagawa mo pa, pag alam mo yung hindi pagrespeto sa magulang ay kasalanan, pero ginagawa mo pa, then ang sabi dyan, mas severe yung kahihinatnan po natin. Mas matindi yung pupuntahan po natin. You are trampling the Son of God underfoot. Kapag patuloy kang nagkakating sa school, kapag patuloy kang bumibisyo ng patago, kasama yung mga tropa mo na akala mo mahal ka, pero they are leading you sa kapahamakan, then you're trampling the Son of God underfoot. Ang sabi pa dyan, you are treating the blood of Jesus, an holy thing. Ang ibig sabihin, tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito daw yung ginagawa po natin. Meron pa. Ang sabi dyan, and who has insulted the Spirit of Grace? You are insulting the Holy Spirit. Kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan. Kaya YDC, take note of this. It is true na mahal tayo ng Panginoon. It is true na mapagpatawad po ang Panginoon. It is true, okay, na habang buhay po tayo may pag-asa. Pero tignan po natin na kung ikaw, kung tayo, nagpapatuloy po tayo sa kasalanan, nakakatakot sa harapan ng Panginoon. Eh, Kuya Zap, baka hindi mo alam, sino ka ba para husgahan ako? Only God can judge me. Wow! Kung alam nyo lang, nagpapatuloy ka sa kasalanan, namumuhay ka sa kasalanan, you're living in sin, you're deliberately keep on sinning, tapos sasabihin mo sa akin, only God can judge me. That's true. Pero matakot ka sa sinasabi mo, kapatid. Hindi ka uhusgahan ng Lord kung paano ka tumalon sa YDC. Hindi ka uhusgahan ng Lord kung gaano kataas yung talon mo dito sa church na to. Kung gaano kalakas ang pagsigaw mo, uhusgahan ka ng Lord sa mga bagay na ginagawa mo. Pakatandaan po natin yan. Andyan pa ba kayo, YDC? Alam nyo, itong bagay na to, kanino to sinabi ng author? Yung author ng Hebrews, unknown po siya. Pero maraming theologians yung nagsasabi na si Apostle Paul, the Apostle of Grace. Pero it's unknown. Pero ang sinasabi niya dito, kausap niya dito mga Kristiyano. Kausap niya dito mga believers. Kausap niya dito ang mga mananampalataya. Kausap niya dito yung mga tao na tinatawag yung mga sarili nila na mga anak sila ng Diyos. But the question is, ito, i-check natin yung puso natin. Talaga bang namumuhay tayo bilang anak ng Panginoon? Or are you living? Keep on doing the sin that God has already forgiven you. Ito kasi yung pangit sa atin eh. Pinatawad tayo ng Panginoon sa kasalanan na ginawa natin, tapos uulitin natin. Paano ko nasabi to? Kasi galing ako dyan eh. Galing ako dyan. Alam ko yung bagay na yan. Alam ko yung mga bagay na ginagawa na yan at hindi po siya maganda sa harapan ng Panginoon. Uulitin ko lang, it is a dreadful thing to fall into the hands of God. Nakakatakot po. Okay? Ang maging kalaban ng Panginoon. Being the friend of God, yan po yung isang identity na meron tayo. Tama po ba? Kasi anak na niya tayo and we are the friend of God. Pero matakot ka kapag kinalaban mo na yung Panginoon. Paano mo kinakalaban ng Panginoon? You deliberately, continuously, intentionally keep on sinning. Are you still there, YDC? Kung meron ka pang ginagawang kasalanan, ito po'y panawagan sa bawat isa na nandirito. And even to those people who are online. Kapag kung meron ka pang ginagawang kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa, now is the time for you to surrender it to the Lord. Ngayong oras po na to, ang inihiling ko sa inyo, ihingi po natin ang tawad sa Panginoon. Pride, laziness, these things are sin. Okay? Yung pagsagot mo sa magulang, these things are sins. Okay? Ihingi po natin sila ng tawad sa Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews 12:28-29, ang sabi dyan, so we should be thankful because we have a kingdom that cannot be shaken. And because we are thankful, okay, we should worship God in a way that please Him. We should do this with respect and fear because our God is like a fire that can destroy us. Ang sabi dyan, no? And because we are thankful, we should worship God in a way that will please Him. So, Kuya Zap, worship na naman yung usapan dyan. Yung bang pagkanta natin dito? Yung bang pag-aawitan natin dito? That's part of it. Pero part lang po yan. Kapag po sinabing worship, ito po yung buhay po natin.
Ito po yung kung paano ka namumuhay. Are we really worshiping the Lord? Dito, madali lang mag-worship. Dito, madali lang magtaas ng kamay. Dito, madali lang umiyak and all. Dito, madali lang magbasa ng Bible kasi nandiyan eh. Dito, madali lang mag-pray. How about outside? Paano tayo sa labas? Paano kapag ikaw na lang mag-isa? Are you spending more time sa cellphone mo kaysa sa Bible? Ouchie. Are you spending more time sa kakapanood mo ng kung ano-ano mga bagay kaysa sa pananalangin, pakikinig sa Panginoon? Are you spending more time with your friends na pinag-uusapan nyo, puro kabastusan, puro kalokohan, kaysa sa pag-usapan, makipag-fellowship, mag-see you dito sa church? Check po natin yung puso natin, YDC. Yung worship, it's not just about singing. It's a part of it, but it's not just about singing. It's how you live your life. Kung paano po natin ipinapamuhay yung mga buhay po natin, yan po yung worship. Okay, ganun po yung pagpupuri. Okay, God, in a way that please Him, we should do this with respect and fear because our God is like a fire that can destroy us. Alright, sabi din po ng Proverbs 28:14, blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Okay, kaya nga ito, napag-usapan na natin to eh. Alam niyo po, kung pakikinggan ninyo yung mga naging topic natin, yung mga naging series natin, ang ganda niya, progressive sila eh. Napag-usapan natin yung about sa puso, yung matter of heart. Okay, merong hardening of heart dyan. And ngayon, ang sabi niya, pinagpala daw yung tao na laging merong takot sa Diyos. Pinagpala daw yung tao na palaging kapag tinitignan ang Diyos, merong reverent awe. Okay? But, ang sabi dyan, whoever hardens their heart falls into trouble. Kung ikaw, narinig mo na hindi pala natutuwa ang Lord kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, pero wala kang ginawa, you will fall into trouble. Okay, merong kapahamakan na naghihintay sa'yo. So YDC, uulitin ko lang, nakakatakot kapag nagalit ang Panginoon. Huwag nating sagarin ang Panginoon. Okay, makikita natin yan sa mga susunod po natin pag-uusapan. Why? Kasi tayong mga tao, mahilig tayo dun sa limit eh. No? Mahilig nating i-reach yung limit eh. For example, yung teacher mo, kasi ginagawa ko to eh. Nung college po ako, ginagawa ko to eh. MWF, ilang absent yung ano sa mga college? 9 absences. Kapag nagkaroon ka ng 9 absent, anong mangyayari? Kahit pa matalino ka, kahit pa mataas yung mga grades mo, babagsak ka. Ang tawag po doon, FA, or failure due to absences. Kapag TTH, 7. 7 allowable absent lang. After ng 7, bagsak ka agad. Kapag major po, yung 4-hour subject, 3. Alright? 2 absences and 1 hour late, bagsak ka agad. So kami pong magbabarkada, yung ginagawa po namin, kapag TTH, kapag nakalima na kami, hindi na muna kami mag-absent. Hindi na muna kami magka-cutting. Finals naman. Alright? Kapag MWF, kapag nakapito, walo na kami, magsiseryoso muna kami sa pag-aaral. Papasok muna kami. Kapag yung major po namin subjects, yung two absent, yung pwede, tsaka isang oras na late. Kapag naka-2 absent na kami, hindi na kami papalate. Papasokan namin ng maayos. Kasi matindi kami, mahilig kami dun sa... Hindi. Ito yung ceiling eh. Alam namin na hindi kami babagsak. Alam namin na ito, pwede pa to. Tatanggapin pa to. And ito po yung pangalawa na gusto ko sabihin sa inyo. It's impossible that your life will be taken away instantly. Kasi yung mga tao, mahilig sila sa mga ganitong bagay. Yung mga tao, mahilig sila sa... Yung tatay mo, alam mo magagalit kapag ganito na yung ginawa mo eh. So kapag magagalit na yan, alam mo yon yung gagawa ka na ng maayos. Aayusin mo na yung buhay mo. And ito po, tignan natin sa kasalanan. Tignan natin ito sa kung paano po tayo namumuhay. Alright? Ang sabi dito, God is full of love and slow to anger. Tama? Puno ng pagmamahal ang Panginoon. Tama po ba? Alright. And sabi dito, in the Old Testament, we can observe how God punished the judges and judged the people or nation, even an individual. God is so gracious that He did not judge people until their sin reached its highest point. Laging merong grace ang Panginoon eh. Laging nagpapatawad ang Panginoon eh. Ang kaso, meron siyang mga pinanish, meron siyang mga punish sa Tagalog? Hinusgahan. Okay, ano pa? Parusa. Meron siyang pinarusahan. Because of their actions, umabot na dun sa ceiling. Meron siyang pinarusahan dahil yung mga ginawa ng mga tao na to, sumagad sila.
God is slow to anger. But hindi ibig sabihin ito, hindi nagagalit ang Panginoon, YDC. Hindi totoo na hindi na nagagalit ang Diyos. He is slow to anger. That's truth. That's true. Pero hindi totoo na hindi na nagagalit ang Diyos kapag ang tao sinagad niya ang Panginoon. Tingnan po natin ito mga nangyari na ito. Sa Genesis 18:20, the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave. Okay? Sobrang tindi ng kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Okay? Anong ginawa ng Panginoon? Kung titignan niyo yung mapa ngayon, wala kayong makikita ang Sodom and Gomorrah. Tinunaw ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah. Kaya ganito magalit ang Panginoon kapag sukdulan yung kasalanan. Anong meron sa Sodom and Gomorrah? Homosexuality. Anong ginawa ng Panginoon? Ayan, tinunaw niya yung Sodom and Gomorrah. When the sin, okay, reached to its highest point, anong ginagawa ng Panginoon? Pinaparusahan ng Panginoon. Tingnan pa natin yung iba. Jonah 1:2. Ang sabi diyan, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. Why? For their evil has come up before me. Nakaabot na sa akin yung kasalanan na ginagawa nila. And YDC, tatanungin ko lang kayo, kung meron pa sa atin dito na namumuhay sa kasalanan, that is continuously, deliberately keep on sinning, nasan na kaya yung kasalanan natin? Kasi alam nyo, kung sasabihin ng Lord, papatawarin ko lang kayo hanggang 90 na kasalanan. Kapag naka 91 na kayo ng kasalanan, alam nyo, papatayin ko kayo. Alam nyo, dadalhin ko kayo sa impyerno. Alam nyo, tayo, anong gagawin natin? Kapag 89 na, titigil na tayo. Ganun yung gagawin natin. Aabusuhin natin yung binibigay ng Panginoon sa atin. Now, ito po yung mga ginawa ng Panginoon. Merong kinahinatnan yung mga tao na umabot yung kasalanan nila sa trono ng Panginoon, na umabot dun sa punto that God, who is slow to anger, okay, yung Panginoon na sobrang pasensyoso, sobrang mapagpasensya, umabot sa sukdulan, kaya niya pinarusahan yung mga taong gumawa ng ganitong kasalanan. Ang sabi po ng James ba yan yung next verse po natin? James 1:13-15, when tempted, ang sabi dito, no one should say, God is tempting me. Kapag merong temptation, hindi po natin pwedeng sabihin na galing sa Panginoon yung temptation na yan. Why? For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Clear po tayo dyan na hindi nang gagaling sa Panginoon ng temptation. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Yung tao daw, ang sabi dyan, but each person is tempted. Kailan? Sa papaanong paraan, when they are dragged away by their own evil desire and enticed, dahil kagustuhan mo lang na matempt ka. Yung temptation, hindi po siya kasalanan, don't get me wrong. Temptation is not a sin, not until you dive into that temptation. Not until kumagat ka dun sa kasalanan na yon, dun sa temptation na yon, I mean. For example, ganito, social media wise, meron sa mga lalaki, even sa mga babae, sa ating lahat, check po natin to. Makakakita ka na sexy na sumasayaw. Kasalanan ba yun na makita mo siya? Siyempre, i-skip mo yan. E-ex mo yan. Alam mo kung ano yung kasalanan? Babalikan mo. Ngayon, ito pa. Ito, napag-usapan din namin to kahapong meeting. Kung titignan nyo yung Facebook nyo, yung mga lumalabas na videos dyan, yan yung kalimitang pinapanood ninyo. Kaya kung palaging meron parang mga porn type na videos dyan, baka palagi ka nanonood ng mga ganyan sa Facebook mo. Yan yung power ng algorithm ngayon. Yan yung algorithm ng Facebook ngayon. Kapag nanood ka ng basketball ngayon, alam mo, pang ilang minuto lang, puro basketball, NBA, PBA, yung mga NPBL and all. Pero kapag nanood ka ng mga, for example, TikTok, yung mga sumasayaw ng malalaswa, hindi lang sa lalaki to ha, even sa mga babae, sa inyo po ng mga babae, nakikita ka ng maraming abs, 38 yung abs. Tapos nag-enjoy ka sa kakanood, yung next video niyan, mayroong 48 na abs na naman yan. Hindi, anong ibig ko sabihin dito, kung ano yung pinapanood po natin? Kayo mismo, alam nyo yan. Kung ano yung meron sa mga cellphones po ninyo ngayon, ay, yan yung mga pinapanood nyo palagi. Bakit ka mag-spend ng maraming time sa Facebook?
Kuya Zap, nandito kasi yung life updates eh. Kuya Zap, tinitingnan ko kasi kung marami na silang likes sa akin eh. Kapag nabuhay ka sa dami ng likes mo sa Facebook, ikakamatay mo kapag walang pumansin sa'yo. Real talk. Alright. So sa atin po, let's be aware. Okay, let's be aware sa mga ganitong bagay. Hindi ang Panginoon yung nagtitempt sa atin. Ikaw mismo, yung sarili mong, yung laman mo, yung nagtitempt sa'yo. Next verse po tayo. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Then, okay, when you are dragged by your evil desire and enticed, ang sabi dyan, then, after desire has conceived, anong ibig sabihin ng conceived? Alam nyo yung mga nanonood ng pornography? Hindi naman agad-agad nanonood ng pornography yan. Hindi naman agad-agad nanonood ng pornography yan. Anong pinanood niyan? Yung mga sexy-sexy muna sa Facebook. Tapos, hindi na nila mapigilan pornography. Yung mga rapist, hindi naman sila nag-rape lang agad. Maniwala kayo, hindi sila agad nag-rape lang. Ay, naisip ko lang mag-rape ako, mag-rape ako. No! Alam nyo yung ginawa nila? Ayun, they meditated. Yung pornography, kakanood nila ng pornography, hindi na sila nasasatisfy hanggang sa mag-rape na sila. Yung mga pumapatay ng tao, hindi naman sila trip lang nilang pumatay. Meron yan, mga galit sa puso na nabuo na lang. YDC, check po natin to. Ang sabi dyan, then after desire has conceived, kung patuloy mo, paulit-ulit mong iniisip, yung nakita mo na meron kang nakitang sumasayaw, na nakita mo na inggit ka, galit ka, you're offended, you have this pride in your heart. Kapag nag-conceive po yan, anong sinasabi dyan? It gives birth to what? It gives birth to what? To sin. Magkakasala ka na. Gagawa ka na ng kasalanan. And if you continuously keep deliberately on sinning, ang sabi po dyan, when sin is full grown, it gives birth to what? Kamatayan. YDC, check natin to ha. Kamatayan pala ang isa sa kapupuntahan natin. Kuya Zap, paano yan? Pinag-usapan natin last week about fear of the Lord brings long life. Tama po ba? Ala, di nagiginig. Amen. Tama, di ba? Yung fear of the Lord, nagbibring siya ng long life. Pero paano to? Bakit bigla ka nalang mamamatay? Instantly. Kukunin yung buhay mo instantly, pwede pala yun? Pwede. Sa kagagawan po natin. Sa kagagawan mo, kagagawan ko, pwede pong makuha tayo, mamatay tayo agad. Hindi po gusto ng Panginoon, pero kung gusto mo, yan yung mangyayari. Alright? Alam nyo, mayroong mga kwento dyan, yung kwento po ni Ananias and Sapphira sa Acts 5, di na po natin babasahin. Ito po yung kwento na nagsinungaling sila. Okay, ang sabi nila, binenta nila yung mga ari-arian po nila. Then meron silang tinago for themselves. Ano nangyari? Tinanong sila, asa, ito na ba lahat ng mga naibenta ninyo? Sumugot sila, opo, yan na lahat. Ano nangyari? Pinatay sila ng Panginoon right there and then sa pagsisinungaling po nila laban sa ating Panginoon, laban sa banal na Espiritu. Meron din pong kwento yung parable of the rich fool. Ito po yung kasama sa nakwento last time. Yung ang dami niyang mga blessings. Ang dami niyang mga ano, ang sabi niya, I'm gonna do this one. I'm gonna relax, chill, drink, and be merry. Lalakihan ko yung mga sisidlan ko, lalakihan ko yung mga barns ko para yung mga blessings na meron ako. Doon ko na lang i-store. Anong sabi ng Panginoon? You fool. Hangal ka. Ngayong gabi na to, makukuha sa iyong buhay mo. Mamamatay ka ngayong gabi na to. And ito po yung isa sa mga kailangan po natin tingnan, yung kwento ni Herod. The Herod's death sa Acts 12:19-24. Kung babasahin niyo po dyan, nagsalita si Herod. Okay, Herod, alam niyo yun, parang nagsona. Parang nagsona si Herod. So pinakinggan po siya. And then the people were amazed. Nagsalita yung mga taong sabi nila, parang, ang talino ni Herod, ang galing ni Herod. Grabe yung kaalaman ni Herod. Tapos anong ginawa ni Herod? Instead of him giving the glory to the Lord, anong ginawa niya? Sinarili niya. Ay, praise me. Praise Jesus. Praise Jesus sarili. Because of his pride na hindi niya binalik sa Panginoon yung glory na nararapat para sa Panginoon, anong nangyari? Namatay po siya that very moment. Why? Even pride. Okay, yung pride na meron po tayo, kailangan check po natin yan. Kuya Zap, bakit? Bawal ko bang ipagmalaki na nag-aral ako ng maayos tapos naging with honor ako? With high honor ako? Magpasalamat ka sa Diyos. Hindi dahil sa'yo kaya ka may high honor. Dahil sa Diyos na meron ka.
Kuya Zap, bawal ba yung sa trabaho ko? Nagiging employee of the month ako? Naging employee of the year ako? Praise God. Praise God. Sino ba nagbibigay ng lakas sa'yo? Ikaw ba? Ikaw ba yung nag-iimbento ng hangin na meron ka na hinihingan ngayon? Hinihingahan ngayon? Kuya Zap, madiskarte ako sa buhay eh. Dahil sa Lord, hindi dahil sa'yo. Okay, we just need to use the gifts that God has given us. Pero we should not, okay, ever, kailangan hindi po natin kunin yung papuri sa Panginoon. Yung papuri na narapat para sa Panginoon. I've experienced this. Buti na lang. Gracious ang Panginoon talaga. Naranasan ko sumikat. Naranasan ko po yung punto ng buhay ko na kapag pumunta ka dito sa church, ang tawag sa'yo, mayor. Sa mga nag-youth camp na nakasabayan ko, naranasan kong kakilala ka lahat ng tao. Na kapag nakikita kayong tawag sa'yo, mayor and all, ano nangyari? Lumaki yung ulo ko. Kala mo artista eh. Gwapo lang, pero hindi naman. Ano nangyari? Nabubuhay ka, pumunta ka ng church, magpapapansin ka na lang sa tao. Yun yung nangyari sa akin eh. Yun na lang yung ginawa ko eh. Bakit? Kasi kilala ka. Kasi kapag si J-Zap, mayor yan. Kasi kapag ganito, ganyan yan. Nakakatakot, mga kapatid. Praise God. Alam nyo, kapag pinuri ka ng tao, kapag mayroong sinabi sa'yo, uy, ang galing mo naman kumanta, praise God. Ang talino mo naman, praise God. Ang galing mo naman sa work, ang sipag mo naman, praise God. Bakit? Baka magaya tayo kay Herod because of the pride. Baka mamatay din tayo agad. Nakukuha po ba natin? Are you still there? Nakakasunod po ba? Alright. Pangatlo. It is very important to grow or continue to live in the fear of the Lord because it's possible that you will be cut off from God. You will be cut off from God. Ano po yan? Mapupunta tayo ng impyerno kapag wala tayong takot sa Panginoon. Ang sabi po dito sa Romans 11:20-22, yes, but remember, those branches were broken off because they did not believe in Christ. And you are there because you do believe. So don't think highly of yourself, but fear what could happen. But fear what could happen, ang sabi niya sa next verse. For if God did not spare the original branches, He won't spare you either. Notice how God is both kind and severe. Tignan natin to. Notice ang sabi ng verse 22. Notice how God is both what? Kind and severe. So mabait daw ang Panginoon, pero extreme din ang Panginoon. Pero grabe din ang Panginoon. Pero solid yari ng Ginoo. Ang sabi po dyan, He is severe towards who are disobeyed? Who disobeyed? So severe daw po ang Panginoon, grabe daw ang Panginoon sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Ang tanong, do you really obey the Lord? Take note of this, the level of your obedience will determine the level of your fear of the Lord. Kung gaano ka lang may takot sa Panginoon, ganun ka lang level na susunod sa Panginoon. Tandaan po natin yan, the level of your obedience will determine, okay, the level of your fear of the Lord. Pakatandaan po natin yan. Susunod ka ba kapag hindi mo alam bakit pinapagawa ng Diyos yan? Susunod ka ba kapag alam mong mahirap yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Kapatid, ang sagot, sumunod ka lang. Ang sabi dyan, He is severe toward those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you also will be cut off. Ang sabi po dyan, kapag daw tumigil ka, okay? Tumigil kang manampalataya sa Panginoon. Kapag tumigil ka na maniwala, mamag-asa sa Panginoon, ang sabi dyan, you also will be cut off. So ang ibig sabihin, alam mo to, pinuputol ng Panginoon yung mga sanga na hindi namumunga daw. If God, ang sabi, tignan natin, nakita ko lang ngayon, for if God did not spare the original branches, sino po yan? Yung mga unang mga Jews, yung mga taong pinili niya, He won't spare you either. Okay, lalo na tayo. Walang pinipili ang Panginoon. Tinitignan ng Panginoon yung nagiging bunga po natin. Check po natin yung meaning nito. The original branches to which Paul spoke here were the Israelites. Paul addressed this letter to the Christians in Rome, warning them about the possibility of separation from God if they discontinue trusting God. If He did not spare the original branches, but cut them off,
mas lalo na tayo hindi tayo spare ng Panginoon. Okay? So tayo po, kailangan nating makita na kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan, nagpatuloy tayo na diskartehan na lang yung buhay natin, removing God in the picture, you can be cut off. Pwede kang humihiwalay ng Panginoon. Pwede kang patuloy ng Panginoon bilang sanga siya, bilang ating halaman, bilang the tree, okay? Ang sabi ng John 15, 1, 2, and 6, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. Okay, I am the vine, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Yung mga hindi namumunga, YDC, yun yung pinuputol ng Panginoon. Alright? Yan yung tinatapon ng Panginoon. While every branch that does bear fruit, He prunes. Okay? So that mamumunga pa sila. Then yung verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Kapag daw hindi ka namumunga, alright? Kapag hindi ka nanatili sa Panginoon, kapag hindi ka nanatiling magkaroon ng takot sa ating Panginoon, you will be cut off. Your branch will be cut off, you will be thrown away, and ikaw susunugin ka. Ano pong pinapakita niyan? Impyerno po. Impyerno po yung ibig sabihin po niyan. Alright? To remain is to dwell, to abide, to continue, to obey, to do the things that God wants us to do. Ang sabi dito sa Matthew 3:8, nagkaroon ng explanation, produce fruit in keeping with repentance. Okay? Ipakita natin, talaga bang born again ka? Talaga bang Kristiyano ka? Talaga bang anak ka ng Diyos? Kung ganon, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Kung ganon, ipakita mo kung paano nagsasalita, nag-iisip, gumagalaw ang isang totoong anak ng Diyos. Really? Ano yung YDC? Anong meaning ng YDC? Young Disciples of Christ. Meaning ng disciples, taga-sunod ng ating Panginoon. Okay? Tayo yung mga anak ng Diyos. Young disciples of Christ. Ngayon, if you are claiming na YDC ka, na anak ka ng Panginoon, that you are the child of God, then live like one. Kasi ang pangit, huwag mong tingnan yung katabi mo, ang pangit pong pakinggan, ang pangit tignan, ang pangit pagmasdan na sinasabi mo that you are worshiping God here, but living a double life outside. Ang pangit tignan na sinasabi mong anak ka ng Diyos, but you are enjoying to do sin. Imagine, sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero makapag-shot ka wagas. Makapag-yosi ka tuloy-tuloy. Makapag-vape ka patago, pero with friends. Makapag-mura ka sagad. Makasagot ka sa magulang parang sino ka. Magkaroon ka ng pride, gala mo talaga eh. Pero sinasabi mo, anak ka ng Diyos. Sinasabi mo that you are a child of God. Nakapost pa sa Facebook mo, dun sa bio, child of the King. A warrior, not warrior. Blessed. Saved by grace. Wow! Asan? Ayun po, nasa Facebook. Naborn again yung Facebook, hindi ikaw. Nakakatawa, no? Pero ito yung real talk, YDC. It's happening. Sinasabi natin na meron tayong relasyon sa Panginoon, pero hindi nakikita kung paano tayo mamuhay. Sa simple na lang. Ano kasi yung sinasagot kapag inutusan ka? Anak, bili ka nga ng ganito. Ano sagot? Wait lang. Nabago na ba? Ano kasi yung sasagot natin ngayon? Ma, itabi mo ako na. Pero yung katamaran na meron ka, sino dito yung hindi pa Christians yung parents? Magtaas ng kamay. Sino dito yung nangangarap na makasama yung parents mag-worship? Amen. Amen. Ang tanong, paano ka namumuhay sa bahay? Magugas ka nga ng plato doon. Ma, hindi ko pwedeng i-post to. Di ka kasi nag-ML eh. Ma, nagka-clash oh. Gusto niyo talaga ma-win yung parents nyo? Then be a living testimony sa mga bahay ninyo. Ipakita nyo kung paano yung mga tunay na anak ng Diyos sa bahay. Palagi yon. Palagi yung ma, itabi mo, ako na. Kapag nakikita mo nagwawalis yung nanay mo, ma, itabi mo, ako na. Kapag meron kang nakita na mga hugasin,
na nasa kusina, tapos papunta dun yung tatay mo, "Tay, it's me. Tay, ako na dyan." Ipakita po natin kung paano yung totoong Kristiyano sa bahay. Ang sipag natin sa church eh. Sa mga ministers, ang sipag din natin sa church eh, no? Sa ating lahat na nandito, ang sipag natin eh, no? Kapag yung CEO natin, yung na-assign na maglinis ng communion, ay talagang ganado ka dyan. Lahat, every pew, pupuntahan mo, lilinisin mo with passion. Pero sa bahay, hindi ka mautusan. Come on, man. You wanna win your parents? Be a living testimony. Kuya Zap, pinagpipray ko naman sila eh. Ikaw yung sagot sa panalangin na yon. Para ma-win po sila. Nakukuha po ba natin? Kailangan. Yung sinasabi natin, yung pinupost natin na anak tayo ng Diyos, kailangan ginagawa po natin. Kailangan nakikita po sa mga actions po natin. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Acts 26:20, ang sabi dyan, "First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their good deeds." You should demonstrate your repentance by your good deeds. Sa mabubuting gawa. Imagine, babalik na naman tayo. I'm a child of God. This is my new identity. Pero kasamang dakangan rin tao. Pero kapag dumadating ka sa mga kasama mo, sa mga tropa mo, sasabihin nila, "Ayan, mapanagkas. Ay, tingnan mo, nakakapikon yun, nakakagigil yan. Kala mo talaga, ayan na yung ano. Puro negatibo yung sinasabi sa'yo." Mga kapatid, hindi po tama yon. Ang ibig sabihin, kailangan mong mamuhay ng nanaayon sa salita po ng Panginoon. Imagine, sinasabi mong Kristiyano ka pero bumablack sheep ka sa bahay. Hindi, Kuya Zap, freedom to eh. Pagsagot sa magulang, freedom. Patugot. You should demonstrate your repentance by your good deeds. Ipakita mong talagang binago ka ng Panginoon. Why? Kung hindi, ano? Anong kaibahan mo sa mga taong walang Diyos sa buhay? Anong kaibahan mo sa mga taong walang Panginoon na buhay? Wala, pareho ka lang din nila. Kung sinasabi natin that we are children of God, then ipakita po natin, nasa bahay ka man, nasa paaralan ka man, nasa work ka man, kahit nasaan ka man, ipakita mo na anak ka ng Diyos. Kung nasa pag-aaral ka, huwag ka mag-cutting. Kung nasa school ka, huwag ka mangopya. Aro. Huwag ka rin magpakopya. Hindi, Kuya Zap. Ang sabi kasi ng Lord, be generous eh. Help one another. So, tinutulungan ko yung kaklase ko. Sagot pa more. Justify pa more. Ito, ilang beses ko na narinig ito na pinag-uusapan namin ni Floyd kanina. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yung pinaka-purpose natin is papurihan ng Panginoon. Kaya tayo nabubuhay to give glory to the Lord. Ang tanong, kung paano ka mamuhay ngayon, does it glorify the Lord? Sa trabaho, sleep, tulog-tulog ka ba? Kapag meron kang kailangan gawin, come on, only you can attest to that. Ikaw lang yung makakapagsabi kung talagang Kristiyano ka or hindi. Alright? Kasi hindi naman namin nakikita eh. Malay-malay ko ba anong ginagawa niyo sa school? Baka nga nag-iossip pa kayo sa CR eh. Kami, vape dati. Dati. Alright? God expects that we will prove our repentance, our faith and fear of Him through our actions, and He expects us to produce good fruit. Ang sabi dyan, ano daw yung good fruit? Sa Matthew 7:19-20, "So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions." Kaya alam nyo, isa sa mga, sinabi ko na to sa inyo, isa sa mga pinakamasakit na narinig ko, "Ah, Kristiyano ka pala?" Imagine, yung mga kaklase ko for 4 years sa college, meron nakapagsabi sa akin, "Ah, Kristiyano ka? Ah, born again ka?" Anong ibig sabihin nun? Hindi ako namuhay bilang born again sa school. Hindi nila nakita sa akin na born again talaga ako.
Isipin mo yun, fourth year college lang ako nakarinig at hindi matatanggal sa isip ko yung sinabi nila, ah, born again ka pala. Anong ibig sabihin nun? You're living a double life. You're not glorifying the Lord. You're just gratifying the desires of your flesh. Ginagawa mo lang yung gusto mo, hindi yung gusto ng Panginoon. Masakit yon. Nakakahiya yon. Una, sa harapan ng Panginoon. Pero bakit namin paulit-ulit na sinasabi yung mga buhay namin dito? Para hindi nyo nagayahin, YDC. Para wag nyo nang tahakin yung daan na tinahak namin. Matuto kayo sa mga pagkakamali namin. Ang sabi dyan, no, the people, you can identify a tree by its fruit. Why? Hindi naman pwedeng mamunga ng mangga, yung santol. Tama. Hindi pwedeng mamunga ng orange yung apple. Hindi. So you can identify people by their actions. Ngayon ang tanong, nakikita ba nila si Kristo sa buhay mo? Kung hindi, magbago ka. Magpabago ka sa Panginoon. Kung oo, ipagpatuloy mo and continue to give the glory to the Lord. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod pa po ba tayo? All right. And then God expects us to produce good fruits. Good fruit, and He also expects us to continue to stand firm in the faith. Yung verse po natin dyan sa Colossians 1, ang sabi dyan, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, tayong lahat, kaaway tayo ng Panginoon dati. Why? Makasalanan tayo eh. Wala si Kristo sa buhay natin eh. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusations. Sige po, tuloy-tuloy natin. If you continue in your faith, if you continue to obey the Lord, to fear the Lord, alright? If you continue to do the things that God wants you to do and establish and firm and do not move from hope, from the hope that held out in the gospel, this is the gospel you have heard and that has been proclaimed to every creature under heaven and which I, Paul, have become a servant. This is the gospel. Ano daw yung gospel? That you believe in Christ and to continue to believe in Him. That you trust the Lord and continue to trust in Him. That you have fear of the Lord and continue to have it hanggang sa dumating ang Panginoon na kunin na tayo ng Lord. Dumating yung panahon na kunin na tayo ng Panginoon. Alright? Kailangan po magpatuloy tayo. Okay, this is the gospel that you should continue. Hindi yung tinanggap mo si Lord, then babalik ka kung sino ka dati. The gospel is this, continue to do the things that God wants you to do. Patuloy na mahalin mo yung Panginoon. Patuloy na i-prioritize mo yung Lord, hindi kung ano man yung bagay. Excuse me po. Nakukuha po ba natin? Now, this is the gospel, ang sinasabi po niyan. To continue to believe in Christ. To continue to remain in Jesus. Yan yung totoong gospel. Hindi yung after mong tanggapin si Lord, goods na. No. After mong tanggapin ang Lord, hayaan mo siya na baguhin ka niya day by day. And then magamit ka for His glory alone. Now, that's the real gospel. Nakakasunod pa po ba? Second, yung 1 Corinthians 15:2. First ba to? Second. Ayan, 1 Corinthians 15:2. That good news, the message you heard from me, is God's way to save you. But you must continue believing it. If you don't, you believe for nothing. Kailangan magpatuloy tayo. Kung sino man ang mananatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Alright, if we continue, okay, then tayo po yung maliligtas. Tayo po yung makakapasok dun sa narrow gate. Papunta sa ating pong Panginoon. Alright, we should continue to believe, to remain, to have that fear of the Lord sa mga buhay po natin. And then last, but not the least, it is very important to grow or continue to live in the fear of the Lord because it will surely curse you without the fear of the Lord. Merong sumpa. Kawawa ka kapag wala na yung fear of the Lord sa buhay mo. Why? While it is true that we are blessed when we fear the Lord, it is equally true that we are cursed if we don't fear Him. Ang sabi ng Psalms 128:1, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Pinagpala yung mga tao na merong takot sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung ikaw na walang takot sa Diyos, sinumpa ka. Hindi ka pinagpala. You're not blessed if you don't have the fear of the Lord. Ang sabi din po dito, to love God is to obey Him. Ang sabi ng John 14:15, if you love me, obey my commandments. Are we obeying the commandments of the Lord? Are we doing the things na gusto ng Panginoon na gawin po natin? 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi mahirap, hindi mabigat yung mga pinapagawa po ng Panginoon sa atin. If anyone does not love the Lord,
Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. Maranatha. Yan. Ang sabi po dyan, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Sumpain ang tao na hindi nagmamahal sa Panginoon, na walang takot sa Diyos. Alright? And so, Jeremiah 48:10, a curse on anyone who is lax in doing the Lord's work. A curse on anyone who keeps their sword from bloodshed. Alam nyo yan, tingnan nyo yan. A curse on anyone who is lax in doing the Lord's work. Yung tamad. Sinumpa daw yung tamad. Kasumpa-sumpa yung tamad. Ang tanong, tamad ka ba? May umamen, patay. Kung tamad ka, magpakasipag ka. Uulitin ko lang, walang Kristiyanong tamad. Totoo ba? Totoo ba? Totoo bang walang Kristiyanong tamad? O ba, tatamad-tamad tayo? Bakit ang tamad natin? Sa bahay natin, bakit ang tamad natin? In sharing the gospel. Kung sinasabi natin walang Kristiyanong tamad. Nakikita ba sa buhay natin yung kasipagan? A curse on anyone who is lax in doing good work. Isa pa to. Okay na yan. Kung isa po, okay na yan. Pwede na yan. Tama na, oras na. Mediocrity. Okay na yan. Kapag mayroong pinapas na, for example, project, okay na yan. Hindi. Dapat with excellence. Do anything that's as if you are working for the Lord. Okay? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Okay lang na pumasa ako. Okay lang na sa 25 yung grade ko. Wow! Praise God! Okay kung pumasa ka, pero I hope you did your best in doing that. Hindi ko kino-condemn yung mga 75 yung grade. Excuse me. Perfect 75 ako nung nag-aaral ako. Pero ang sinasabi ko dito, kung satisfied ka na dun sa 75 na grade mo, and you don't want to do the extra mile para mag-aral ka, para tumaas yung grades mo, hindi kasi Kuya Zap, ano ba yung passing? 75, goods na yun. Kuya Zap, ang importante naman dito, di ba yung life after the school? Kuya Zap, yung importante naman dito, di ba yung buhay kapag nagtatrabaho na, Indol? That's true. Pero lahat po ng buhay po natin, lahat ng phase ng buhay natin, importante. Now, palagay mo ba dun sa 75 mo na hindi mo naman talaga ginawa yung lahat, na hindi ka naman nag-review and all, nangopya ka lang, na-glorify ba yung Panginoon? Patay. Hindi. Hindi. Tinamad ka lang talaga. Yung One Piece nga, napapanood mo ng matagal eh. Yung Attack on Titans nga, updated ka agad eh. Sa mga update ka sa ML, alam mo agad eh. Pero sa pag-aaral, tamad. Come on, man. Hindi pwedeng ganun. Alam nyo, sa lahat ng mga Kristiyano, tingin po dito. Lahat ng Kristiyano, tingin dito. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi pwede yung salitang pwede na. Kung talagang Kristiyano ka, hindi pwede yung salitang pwede na. Kailangan with excellence. Kailangan ibinibigay mo yung the best mo kasi alam mo para sa Lord yan. Nakukuha po ba natin? Ngayon, sino dito yung hindi na masasatisfy sa 75? Kuya Zaf, 76 na ngayon. Basta gawin po natin yung mga bagay na nakapagbibigay kapurihan sa Lord. Alright, sa trabaho, ganun din po. Gawin natin yung mga bagay na nakakapagbigay kapurihan sa Lord. Alright. So, review lang po tayo. Ang sabi dito, the importance of continuous growth in the fear of the Lord. Ito daw yung importansya ng meron kang nagpapatuloy ka lumago sa fear of the Lord. First, it's a dreadful thing to fall into the hands of God. Second, it's possible that your life will be taken away instantly. Then it's possible that you will be cut off from God and it will surely curse you without the fear of the Lord. Sige po, last verse po tayo sa Philippians 2, 12 to 13. Ang sabi po dito, my dear friends, listen to this. You always obeyed what you were taught just as you obeyed when I was with you. It is even more important for you to obey now that I am not there. So you must continue to live in a way that God gives meaning to your salvation. Do this with fear and respect for God. Patuloy, simple lang natin. Simplihan lang po natin. Continue to live
for the Lord. Simplihan lang po natin. Patuloy po tayong mamuhay na mayroong pagpupuri sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayong mamuhay as denying ourselves para pumapurihan po natin ang Diyos. Nakukuha po ba natin? We continue to grow in the fear of the Lord when we meditate on the Word of God every day, when we pray in the Spirit every day, and we obey God without delay. Ayan po ba? We continue to grow in the fear of the Lord when we first meditate on the Word every day, pray in the Spirit every day, and obey God without delay. Sinong mag-o-obey sa Panginoon patuloy? Sinong mag-meditate na sa salita ng Panginoon? Sinong, who will pray in the Spirit every day? Amen. Let's continue to have this fear of the Lord habang nandito po tayo. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Let's stand up and let's take our Holy Communion. Sige po.